umakyat sana ang angas ng Pinas na si General Cuadrolas Casimero sa 122 pounds at kinalaban muna si Luis Neri. Sana naging 4 Division World Champion na siya. Sayang ng pagkakataon dahil sabi ni Casimero nang panahon na nasa Las Vegas pa siya, nakasama niya si Luis Neri sa kanyang training. 20 to 30 minutes lang daw ang ensayo ni Luis Neri, tapos na. Ibig sabihin nun, medyo may pagkatamad itong si Luis Neri sa training. Ano daw reaction mo nung sa pagkatalo ni Neri? Kaya nga eh, kagabi nga, yung nag-live kayo ni Pauka, sabi ko na yun na ano, delikado si Luis Neri dyan kasi matangkad yung kalaban, tapos magaling din, bata pa. Tapos si Luis Neri kasi, alam ko yung Luis Neri hirap mag-insayo dyan eh. Kasi alam ko yun, nung doon pa ako sa Las Vegas, nagkasama kami sa insayo. Yung insayo lang, mga 20 minutes, tapos na agad. 20 minutes, 30 minutes, bilis na matapos talaga, hindi talaga siya ano. Kaya sabi ko, 20 minutes lang ang insayo. Kaya pala kumpiyansang angas ng Pinas na si General Cuadrolas Casimero na matatalo niya ang mas malaki pa kay Naoya Inoue na si Luis Neri. Pero di ba one time din na habang nag-aantay ka kay Inoue, parang munti ka na din sana kayo. Oo, hinahamon ko talaga yan si Luis Neri kasi alam ko matatalo ko yan. Kaya sayang yung pagkakataon na hindi siya kumagat sa hamon ko. Kung kumagat siya sa hamon ko, atin yung bet na yun, 4 times na sana. Ngayon alam na natin na kapag sinabi ni Casimero na kayang-kaya niya ang isang fighter, ay totoo pala ito at hindi siya nagbibiro. Kung iniisip ng iba na mayabang lang si Casimero, pero lahat pala ng sinasabi niya ay totoo. Lalo na kapag sinabi niya na kaya niya ang boksingerong kampyonato. Pero okay lang daw ito, sabi ni Casimero, kung hindi niya nakalaban si Luis Neri dahil kukunin daw niya ang lahat ng belt sa 118 pounds. Pero hindi naman tayo no, kasi may ano pa naman eh. May undisputed pa naman eh. Magiging 5 yung belt natin. Sa 118. Sa 118. Mapapasa atin yung lahat ng belt. Hindi naman nakakahinayang. May pagkakataon pa naman eh. Pero sayang din yun. Kusiniti natin yun. Kaya Luis Neri, sayang yun. Kasi habang pinapanood nga natin kanina yung style na gano'n ni Luis Neri, although may lakas siya. Hindi talaga siya umatras. Sugod na sugod talaga. Lakas kaya. Pero pag tayo makatama doon, kahit isang ano lang. Pero habang nasa prime pa ang ating pambato na si General Casimero, ay siya naman naghahanap ng paraan si Naoya the Monster Inoue na matapos ang prime ni General Cuadrolas Casimero. Kung mapapansin nyo, ang huling laban ni Naoya Inoue ay si Jason Moloney. Alam niya na easy fight lamang ito dahil tinalo na ni Emmanuel Rodriguez si Jason Moloney at si Emmanuel Rodriguez naman ay tinalo lang ni Naoya Inoue. Kumpara kay General Casimero na ang huling tinalo niya ay ang gutom na undefeated na si Duke Micah, idinispatya lang ni Casimero si Duke Micah sa loob lamang ng round 3. Tapos kung mapapansin nyo din, ang susunod na makakalaban ni Naoya the Monster Inoue ay si Michael Dasmariñas. Kung ikukumpara naman sa susunod na makakalaban ni General Cuadrolas Casimero na si Guillermo Rigondo, nagpapakita lamang ito na play safe itong si Naoya Inoue. Dahil siya ang kampiyon, dapat siya ang kumalaban sa mga mabibigat na pangalan. Pero si General Casimero pa ito ang sumasalo na baka akala ni Inoue ay masasaktan si General Casimero sa mga iniiwasan niyang boksingero. Paano kasi si Naoya Inoue na nanalo lang sa mga laban niya na hindi nahihirapan sa mga kalaban, maliban lang kay Donaire na ating kababayan. Samantala si Casimero, madami nang nakalaban na kontrapelo. Nang mga panahon hilaw at bata pa si Casimero, ay wala na itong takot dumayo sa iba't ibang lugar para makipagbakbakan. Paano pa kaya ngayon na hinog na si Casimero at nasa kasagsagan ng prime niya ngayon? Kung maliit man si Casimero sa paningin niyo, pero masyado naman malakas ang lakas niya sa bantam na bigat nito. Para sa akin, ang lakas ni Casimero dapat nasa 122 to 130 pounds.
para close fight ang labanan at hindi matapos ng maaga ang bakbakan. Kaya pala mas pinapansin pa ni Casimero ang mga YouTuber at binabalewala ang mga nasa bantamweight ng mga fighter dahil alam niya sa sarili niya na kayang-kaya niya ito. Habang si Inoue naman sa ngayon ay focus na focus sa mga susunod na laban. Kahit hindi pa nagsisimula ang laban niya kay Dasmariñas, ay meron na agad siyang isusunod na tatalunin na malalakas. Habang si Casimero naman ay pa-chill-chill lang na parang walang pakialam. Pero may palihim na plano na maging isang undisputed sa bigat na bantam. Meron akong napansin sa ating mga pambato. Kung ang ating pambansang kamaoma ni Pacman Pacquiao, sobrang busy niya sa Senado kahit may laban pa siyang pinaplano. Ang angas ng Pinas na si General Cuadro Alas Casimero naman ay busy sa mga YouTuber. Parang hindi pinoproblema ang The Monster. Kung akala natin ang kanilang mga training ay napapabayaan dahil may mga ibang bagay silang pinagkakaabalahan, pero sana naman hindi ito makakaapekto sa kanilang laban. Dapat kasi sa boxing, pag mag-training ka, tuloy-tuloy, no wasted movements. Parang naglalaro ka lang ng ML. Kahit pagod at antok na antok ka na, dapat hindi ka pa rin tumitigil. Ang hero mo sa pagkuha ng mga objectives, ganun din sa training ng boxing. Kung pagod ka na sa training, ipagpatuloy mo lang ito. Para sa oras ng laban at sa late game, ay madali na lang ito. Ayon sa pagkakaalam ko, si Guillermo Rigondo halos araw-araw nagtitraining. Kahit walang laban ay nagtitraining pa rin. At yun daw ang kanyang rason kung bakit naging Olympic gold medalist siya noon at undefeated pa rin sa bigat na bantam hanggang ngayon. Hindi naman niya tunay na bigat nang natalo siya kay Vasily Lomachenko. Kaya hindi din natatakot si Guillermo Rigondo kay General Casimero. Dahil matagal na sa boxing si Rigondo at hindi na siya nadadala sa mga sindak ng kalaban nito. Pero hindi natin alam, baka natatakot din siya kay Casimero pero tinatago niya lang ito. Sa tagal niya na sa boxing, siguradong nararamdaman niya na iba ang pagkaangas ni Casimero. Dahil kayang-kaya ni Casimero, patunayan ito. Sa dinami-dami ng lugar na kanyang dinayo, yung ibang lahi minsan sa laban si Casimero inaabuso. Maliban sa dinadaya ang ating pangbato, naranasan din niya na binugbog ng maraming tao. Kaya hindi natin masisisi kung si Casimero ay naging maangas ito. Dahil isa na din kasi yan sa marketing strategy para may pag-usapan ang mga tao. Ang iba natin kababayan gusto nila si Casimero matalo. Pero meron din naman sumusuporta ng todo-todo. Dahil minsan nang tayo may maangas na boksingero. Sari-saring mga opinion na ang aking nabasa. At normal lang yun dahil iba-iba ang gusto ng masa. Meron ayaw sa maangas na maingay na tahol ng tahol. Dahil nasanay na sila sa Pinoy boxers na palagi na lang humble. Pero hindi natin masisigurado ang ugali ng isang tao. Dahil isa na din si Kenya Yamashita na nagkamali ng inaakala nito. Dahil akala niya ay masamang tao si Casimero. Pero mabuting tao pala nang nakaharap niya ito. Di dai ni sende taosta toki ni ano mero kasu deru shashin aru da ka taorete dame natta no tatte are o mitete iya na yatsu datta ra dou shiyou kana tte omotte tan desu kedo motte motomoto wa ii hito desu. Kung naalala nyo sa laban nila ni General Casimero, sobrang kawawa na ng mukha ni Yamashita dito. Kung ibang boksingero lang ito katulad ni Inoue, ay hindi na maaawa para baldado kang uuwi. Pero si Casimero, nang nakita niya si Yamashita na nasasaktan, agad niya itong tinalikuran at pinabayaan. Para sa inyo mga Kaski Boys, ano masasabi niyo? Leave a comment down below at pag-usapan natin yan sa comment section ko. At dito na magtatapos ang video na to. Maraming maraming salamat. Enjoy the day. Have a good day. Keep safe. God bless. Stay tuned.